Mga ka-lines, ito pala yung ating wood stove, smokeless stove na testing na natin to. Matagal ko nang ginagamit to pero hindi ko pa pinalabas kasi medyo heavy duty kasi itong pagkagawa natin. So may mga kombinasyon din ng butas sa loob yan, ayan o. Gamit na gamit to, so ginagrind ko lang kanina at napalibutan na ng kalawang. Pagkita nyo naman, natural lang to kasi apoy dito. Kahit ito yung temporary na ginawa ko dito para hindi lumabas yung ano. Ito yung salpakan ng kahoy. So may blower din siya. Ganun din yan. Ayan, salpakan kahit yung siguro mga 5 inches kasi dito yung kahoy. Tapos kailangan lang dito ganito kaiksi. At ang kagandahan lang nito, kahit buhay pa yung kahoy, yung mga ganito, yung hindi pa tuyo, ay kayang-kaya niyang papuyin. O kahit yung bagong putol na kahoy, basta meron na siyang nag-ooperated na yung mga meron na siya ditong mga raming baga na yung tuyo, yung mga naging bagang tuyo, tapos salpakan mo ng buhay na kahoy kagaya nito, mga buhay pa, ano pa to eh, hindi pa to tuyo, ay kayang-kaya nito. At saka hindi siya mausok. Ngayon may kunting usok dito kasi hindi ko pa nasilyado itong kanyang pintuan. Nanghanap ako ng paraan kung paano to isilyo, pero pwede na. So para lang to sa mga taga probinsya siguro. At hindi ko pa na videohan ang paggawa nito at pinag-isipan ko muna yung paggawa nito kung paano mawala yung usok. So para siyang used oil na pag-operate na yung apoy, wala siyang usok. Pero pag mag-preheat din, siyempre yung may konti siyang usok na labas. Pero kagandahan lang ito, kahoy. Okay, titingnan natin, ipapartis natin. So ang ipapasok natin muna yan, yung ito. Kung kasya pa. Hindi yata kasya. Hindi siya kasya. So kailangan natin hatiin yan pag ano. So iuna natin itong sa ilalim. Kasi ang style nito, yung una, ang magagaling apoy sa ibabaw. Sa ibabaw yung apoy, hindi mo umpisan sa ilalim. So magkakamada ka lang nun. Siyempre, pabor na pabor to sa mga nagpapalambot dun sa probinsya. Lalo pag marami silang kahoy. Tapos may nagpapachinsa sila. Yan, sigurado yan. Napakarami laman ito. Siguro yung isang laman ito, pag puno ito, nasa maabot siya ng mga, lalo pag magandang klaseng kahoy, maabot siya ng mga 2 oras. 2 oras to 3 hours. Pag magandang klaseng kahoy ha. Yan, kita nyo yun. Napakarami na nung ano. So ilagay pa natin tong mga to. Napakaraming laman to. Kaso lang dito na ano. Ito na ilagay natin. Yung mga to. Ito, tuyo na to. Yung sa ilalim lang yung hindi masyadong tuyo. Mamaya, sasalpakan natin to ng ano. Ng yung dahon ng saging, yung tawag niyan, palapa ng saging, para makita nyo kung uusok ba siya. Yan. So marami-rami na yon, napakarami na yon, halos naubos yung andito oh. Yan oh. So ganito lang yung pag-ano niyan, preheat. Ay pag-preheat, pag-prepare. So ayan mga kalain, medyo halos andito na siya banda. Pero hindi pa siya napuno. Kasi yung sa ibabaw, lalagyan natin ng... So hindi pa natin ito sara, lalagyan natin yung mga maliliit. Pero pag may gas kayo, eh siyempre sa bukid, importante yung gas. Pwede pang lampara, hindi pwede pang sindi. Sayang. So kung may papel or dahon ng saging, mga dahon-dahong tuyo. So yan, so gagamitin natin ngayon na pang sindi, papel. So ayan mga kalain, sisindihan na natin. Uhulugan natin ng papel tapos lalagyan natin ng mga maliliit na kahoy. Kasi ang ginagamit lang nito yung iba ay yung iba, gas. Ito, uhulugan ko lang ng papel dyan. So yung baba, hindi ko pa sinara yung baba. Ayan. So maraming papel to dito. So lang, hindi malingas yung papel. Mas maganda talaga pag gas. Yeah. Damihan lang natin ang papel.
papel para tumalab agad. Ang baba, ito. Yan. So, ganun lang kasimple ito. Pamagsara. Sara lang natin. Tapos bubuksan natin mamaya yung blower. Usok niyan pag hindi pa lumabas yung apoy. Pero pag lumabas na, okay na yan. So, ayan guys. Pag umapoy na yan, na parang sayos oil din, pag fully operated na yan, mawala din yung usok. Pag nasa baba na itong kahoy, sa ibababa kasi itong pangsindi natin eh. Pero pag sa baba na ito, wala na pong usok yan. Sa ngayon, makita pa ang konting usok. Yan. So yan guys, unti-unti na nawala yung usok niya at bumaba na yung una natin. Ngayon may karakol dito. Yan ang sinasabi ko na wala na siyang usok pag operated na. Ganyan yung itsura niya. So ito yung sinasabi ko rin na hindi ko pa na masyadong nasiliuhan. Na pag-operated na siya, tingnan lang walang usok talaga yan. Ayan. So dito yung galing yung usok. Pag ito na siliuhan ko na, okay na yan. Wala siyang usok lalabas. So ganyan na yung ano niya. So salangan natin. So ito, napakatagal maubos yung nilagay natin dyan. So ayan po, makikita nyo dyan. Dyan talaga galing yung usok. So dito sa bunga nga, wala siyang usok. Yan. Yan yung ano nito. At gumagamit lang tayo niya ng pinaka-low na anong blower. Yan. Sasalangan na natin para ano natin. So ito po yung napakalakas. Lalo pag sinalangan nyo, napakainit po yan. So yan po, kita nyo yan. Punti-unting palakas na yung apoy niyan. At napakainit na po yan. Kita nyo yung ayun, bumubula na agad. So dito na lang talaga ako na ano, hindi pa nag-focus dito kung paano siya mawala yung usok. Yung nga sinasabi ko, ito ay pang probinsya lang. Ito pwede sa mga Marte na ayaw ng kahoy. Kasi ito may nagliliparan ng mga takuling. So yan po, ano po to siya, yung rocket tube. Tingnan natin yung load nito. Tingnan nyo ha. So ito, hindi ko pa na ano dito, isa rin ito, kailangan pang i-improve itong ating handle kasi umiinit ito pag nagtagal. Ayan po, lumalabas siya dito. At kung magsalang kayo, dito nyo isasalang. Dito nyo ipapasok yung ano, yung sinasalang nyo dito. Sarahan. Yun. Ganun lang yan. So pag may salang siya, nalakas siya. Ang gandahan nito, pag ito masarado, wala siyang usok. Pero may mga ano lang, yung mga tumatalsik-talsik. Ayan o, lakas na niya, no? So ang gagamitin lang yan, yung pinaka-low ng ano, pinaka-low ng blower. Natin ito, punoy natin. Kaya pupunoy natin, nagdagan pa natin. Yan, dinamihan natin ng tubig. Yung ganda ng ano nyo, apoy niya. Mamaya, pakita ko sa inyo yung sasalangan natin ng yung palapa ng saging, yung buhay pa talaga. Kasi yung nilagay ko na yung mga ano dyan eh, yung buhay na kahoy sa ilaban ng ilalim. Ayan, nabula na agad oh. So ito, kung gusto nating hinaan, pwede natin patayin yung blower. Kung pinatay mo yung blower, ay unti-unti mawala yung apoy. Pero mainit pa rin yan. Ayan. Kausok nga lang. Pero pag buhay natin, so ayan po, unti-unti rin siya naakyat pag binuhay natin. Ayan o. Kulo na agad. Bilis. Sobrang init siya, naka-rocket stove kasi siya. Lakasan pa natin. Ayan po yung itsura niya pag nilakasan.
Tsaka may magliparan. So depende siguro sa kahoy yan. May buhay-buhay pa kasi sa loob eh. Hindi pa masyadong tuyo kaya ganyan. Ayan tubig natin. Oo, malapit na. Napakarami pang laman yan. Sabi niya talaga pagkahoy na ngitim talaga ang ano, ang puwitan. Tsaka ito, napakainit talaga yung body niya mga kalay. Yan, napakainit talaga yung body niya. Kahit nga dito, sa habang ng cellphone, mainit. Malayo. Maganda yung ganito pa, nakabaon. Kalay, bago kumulo, nakita ko muna sa inyo. Ito, palapa ng saging. Buhay yan ha, green pa yan. Ilagay natin, tingnan natin kung uusok ba. Uy, napakalakas ang apoy. Patayin muna natin kasi sobrang init. Yun. Lalagyan natin ang palapa na saging. Ayan. Diba dito natin ilagay yung ano? Yung kahoy kanina. Ayan. Para makita nyo talaga. Na kaya-kaya sunugin yun. Ayan. Ito natin yung blower. Ayan o, nabuksan natin yung blower. So, pumipitik-pitik lang siya. So, wala siyang usok. No? Kasi pag pinatay mo yung blower nito, bababa yung apoy. At pag sinara mo, pag binuksan mo, unti-unti siyang angat. Diba? Hindi siya umusok. Ayan na, pangangat ng pangat yung apoy. Tingnan natin sa loob ng ano, ang saging palapa. Ayan o, ayan yung saging na palapa o. Kita nyo ba? Kaya sinusunog lang niya. Pwede nyo gawin siyang panggatong pag marami na siyang ano, sa loob. Kaya tayo may karakol, maingay. So ayun mga kalayin siyo. Ganun pa rin yung apoy niya. Yun lang, kung magagamit kayo nito, okay lang, may takip yung niluto nyo. Kasi nagliliparan yung mga ano. Pero pag maganda siro klaseng kahoy, ay hindi siguro. Yan o, lakas yan o. Alam mo, pag sinalangan nito, lumalakas siya yung apoy. Lalo pag yung kahoy na sakto dito, sulit. Ganda yun, tagal maubos. O, kita nyo na yun ha, yung palapa ng saging yun. Kaso lang, hindi maganda yung apoy ng palapa na sa akin. Oh. Orange. Yan na, kulong-kulo na siya. Oh. Ayan, kung talagang hindi maganda yung kahoy nyo, mabilis maubos. Yung para ding ano, manumano. Pero pag yung magandang klaseng kahoy, yung matitigas, natagal siya. Hindi kayo salang ng salang. Ganito, pag sinalangan mo to talagang ano. Ito kasi pang malakihan to. So, hindi pa ako gumawa ng maliit. Pag-isipan ko muna kung paano siya. Kasi, pag malaki kasi, ibig sabihin, malaking kahoy, pwede mo ipasok. Pero pag maliit, hindi ko alam kung patagilid yung gagawin ko. So, itutoro din natin yan para yung mga nasa bundok makagawa nito. Maganda to pag ano, kahit tag-ulan, mabasa yung ano nyo, basta mayroon lang kayong kahoy na may tuyo pa, tapos yung daris ay basa, pwedeng-pwede nyo isa lang dyan. Kayang-kaya tuyoin, lalo pag uminit ng gusto yan. Saka madali itong painitin kasi doble kasi ito eh. Oh, ramdam na nito, pwede na kayo mag-ihaw nyan. Oh. So, ayan lang po, hanggang dito na lang po. Ah, pinakita ko lang to. Kasi baka may mag-request na ipakita natin kung paano ginawa. Matrabaho lang tong ano na to. So mas maganda stainless din. Sa Baguio pwedeng pwede ito kung maraming kahoy. Sa Tagaytay yan, ito. Kaluto ka na, makakuha ka pa ng init. Saka yung mga kahoy ng tuyo, pwede nyo dito isandal oh. Tuyo agad yan. Napakainit to dito, wala lang akong temperature eh. Para ring use oil ka lang to. Pero mas mainit to dito. Use oil ka lang kasi sobrang laki nito. Halos lahat yan umiinit.
Okay, maraming salamat po. Gagawa ko ng maliit nito. Tapos pakita ko kung pwede ba sa taga probinsya. Salamat po. Okay mga kalayan, so dobro natin to, basahin natin to. Yan. Kita niyo na, basang-basa yan ha. Ayan oh. Tulok-tulok pa yan. Isasalang natin doon. Walang cut-cut yan. Walang. Pusa-pusa lang. Wala ko ng gladge at ito yung sinasabi ko na kanina, napakainit nito. Pwede ba natin nagawa ng paraan na ano, patayin ko muna ng blower. Yan, binatay ko na yung blower. Kita mo yung apoy, meron parang apoy oh. Pag uminit na ng husto, kahit patay ang blower, meron yan oh. Patay yung blower niyan. Yan. Ayun, dami pang kahoy sa loob. Ngayon, sasalang natin ta. Basa yan ha. Kasya ba? Yan. Kaya mo yan. Sabagay, yung palapangan ng nyog ay ng saging. Kayang kaya yan. Pakaya pa kaya. Yan na rin. Ito lang kagandahan nito. Pag marami ng laman doon sa loob, mainit na, ay ano, pwede niya salangan ng di toyo na kahoy. Yan, unti-unting tataas yan. Ayan mga kapagalay, so unti-unti nataas yan. Pag pinatay mo nga, nababa yung ano yan. Lalo pag kunti na yung kahoy, parang use oil din. Pag kunti na yung use oil sa loob, bababa yung ano. Ang kaganahanan nito, pag binugahan mo ng hangin, kahit kunti na yung kahoy, tataas talaga yan. Ayan, mahina-mahina lang yung ano yan, yung hangin. Tsaka yun, nung sinalangan yan, nagbabago yung ano ng apoy. Lalo siyang magpe-pressure kung nagbago pag may sinasalang tayo dyan. Okay, hanggang dito na lang po. Masyado mahaba na. Thank you.